Good morning, good afternoon, and good night. O kung anong oras nyo man to pinakikinggan, welcome dito sa Share Mo Lang Podcast. And before we start, be sure i-follow nyo yung podcast dito sa Spotify, and you can also check my YouTube channel at Share Mo Lang, and meron din tayong Facebook page na Share Mo Lang din ang pangalan. So, ayun nga. And by the way, you can now support the podcast by checking my Shopee affiliate link. Basically, makikita nyo sa description yung mga links ko. Tapos mapapansin nyo doon, may tinyurl.com/sharemolangxshopee. So pagka-click nyo doon, i-redirect kayo sa Shopee app. I-search nyo yung gusto nyo bilhin. Ayun nga. Like for me, bumili ako last time ng Twice t-shirt from Bench, yung kay Dayu number 7. Ayun. In-order ko siya ng Saturday. Dumating siya ng mga Tuesday agad. So, ang bilis. Kaya, add to cart now. Ayun. So, medyo maganda yung pag-uusapan natin ngayon sa podcast. Kaya, huwag na natin pahabain ang intro. So, as always, sit back, relax, and enjoy the whole effing show. Boom! So ayan, welcome sa yet another episode ng Share Mo Lang Podcast. And short history lang sa guest ko for this episode. Ano siya, classmate ko siya nung college and kaibigan ko din. Ito yung first time namin pag-uusap after few years. Yung few years na yun, parang 5 years na ata. Kaya excited akong makausap siya. Kaya without further ado, welcome natin siya. So, hi Kimi! Hello! Hello! Ano yung tatawag ko? Sure lang. Kanya naman. Simula pa lang, bigo mo na agad ah. Ay, sorry! Ganto talaga ako. Tsaka, yeah, ilang years, oo, 5 years, grabe. Saka weird lang. Parang ano, nung 5 years na yun, nung college tayo, parang di naman tayo nakakapag-usap masyado ng ganto na tatawanan ganyan, no? Unlike kanina, di ba? Well, I'm trying to reminisce. Wala. Di ba lagi naman tayo? Lagi naman tayo magkagrupo kasi para sa tayong taga Bulacan. Bulacan? Yeah. Bulacan represent. Para lagi tayong magkagrupo sa mga ano. So, nagkakausap naman tayo pero hindi nga lang ganito. It's always about the school project or, oo. Yung lagi mo pinipressure sa mga bagay-bagay na mga ganun lagi. Uy, grabe ka. May pasama na ba sa akin yung mga ganito? Sorry na. Ma'am, sure. Sorry, medyo kung ano yung energy ko. Nakanap kasi ako. Kakagising ko lang. Mm-hmm. So, energy ko ganito po. Pasensya na. Di, ayos lang. Medyo nagko-contrast naman sa... So, kumusta ka naman? Okay lang. Nasa bahay lang, syempre. Yeah. Pero last year pa ako nag-work from home. Sobrang blessed na hindi ako parang nahirapan na sa work. Ganyan. Kasi last year pa ako nag-work from home. Ayun. Yun lang. Kumbaga advanced na una ka mag-work from home sa mga ano, no? Sa iba. Oo, may isa kasi, last year kasi parang sobrang difficult lang na time for me. So, parang I had to parang stop seeing people. So, parang ano, wala, hala, break muna. Kailangan ko muna ng time na ako lang yung ano, basta. Me time. basta. Parang ayoko muna ng workmates. So, ayun, nagkaroon ng opportunity to work from home. Tapos, ay nag-aaral din kasi ako nung time na yon. So, mas okay na nasa bahay lang ako. So, I can focus din sa, ano, sa pag-aaral. Ano yung inaaral mo ngayon? Nag-take ako ng teaching unit sa... 'Di ba na-take natin yung UP Open University noon kay Sir Mac? Kilala mo ba 'yun? wait lang. Ah, okay, kilala ko si Sir Mac. Naalala ko. Or ewan ko kung kaklase kita doon. Basta may elective noon na about this distance learning. Tapos doon ko nakuha yung idea na pwede ko mag-aral
online lang. Tapos parang occasionally ka lang pupunta sa school. So nag-enroll ako doon kasi nga para online lang. Tapos pag may prof na magpapa-exam sa university mismo, tsaka ka lang pupunta sa UP. So yun. Nag-take akong teaching units kasi hanggang ngayon, actually, hindi ko pa rin alam anong gusto kong mangyari sa buhay. So, same. take lang tayo ng kung ano-anong mga M&M dyan hanggat mahanap natin kung ano. Yung pat para sa atin. Oo. Gano'n na nga. Mm-hmm. Actually, kaya din kita gines kasi parang nakikita ko nga din yung, alam mo yun, yung self ko sa'yo dahil pares din akong ano eh, alam mo yun, loss. Kasi naisip ko din yan eh, yung mag... Pero hindi yung online. Ngayon ko nalaman yun eh. Hindi siya nakikinig eh. In distance. Meron parang ganun. Okay lang. Hindi naman talaga siya. Ay, joke lang. Oy. Anyway, yun nga. Kasi yung mga ano ko din, mga tita-tita ko din, parang halos lahat sila. Puro sila mga teachers. So, parang, ewan ko, baka ako nasa bloodline ko na magturo din, ganyan. Mm-mm. Actually, bala ko nga din kumuha sana ng let. So, nga lang isip ko, civil service nga, hindi ko na ipasa, baka lalo pa kaya yun. Kasi kung maglilet ka, need mo mag-uniting. Eh, yun sa iba, ano ba yung parang ano yan? Parang may mga major ba yan? Wala. Bali, parang 18 units lang ng education. Basta 18 units lang siya eh. Tapos after, kasi certification lang siya na nakatikan ng 18 units. Tapos, pwede ka na maglet. Ah, okay. So, parang prerequisite siya. Hindi ka pwede mag-let unless may mga certificate ka ng katulad nung... Tapos ka na ba? Oo, nag-aantay na lang ako ng isang grade. One last grade na lang. Ah, okay. Mm-mm. So, yun nga, parang prerequisite siya, required siya, parang mag-take ng let or hindi naman. Kung nga, trip ko lang, pwede ba yun? Basta alam ko, kung gusto mo mag-let, at least 18 units ng education. Ah, okay. Yun yung alam ko. Kaya ako nag-ano. Ayun. Actually, kaya din ako nag-ano, nag-aral niyan. Kasi, di ba pag kasi may lisensya ka na ng PRC, mm-mm, kahit wala ka ng civil service. Oo. Eh kasi, yung first take ko kasi hindi ako nakapasa. So, na-discourage ka agad ako. Tsaka ako na-tinake yung longer ano, para pang backup lang din makapag-work sa government. E, tapos nag-try ako ulit ng second take. Nakailang take ka na ba? Isa pa lang. Dahil, alam mo yun, discouraged na feeling rin ako. Ko sa mat yan. Oh. Sa mat ka na discouraged. Sobra. Mamsh. Nagpaturo pa ako sa girlfriend ko kay Danica kasi di ba ano siya, accounting. So, tinuruan niya ako tapos nung pagdating ng exam, ano itong mga ratio na to? Mga ganyan. Yung di mo alam yun na ano, yung mga fractions, paano gagawin mixed fraction yung ganyan. Alam mo yun? Sa unang take mo kasi kakabahan ka talaga kasi masusok ka sa dami ng math. Kaya nung second take dun. Ko, oo, nung, tsaka yun yung pinakamahaba, pinakamaraming items. Kaya nung second take ko, kinalma ko muna yung sarili ko, okay girl, kaya mo to. Tapos hinuli ko siya. Mm-hmm. Sinagutan ko muna yung lahat ng English, Filipino. Kasi alam ko, dun ko kaya. Ganyan ako. Dun lang tayo may laban eh. So, kahit hinuli ko na siya, kahit wala ko masyadong masagot-sagot, at least alam ko na marami na ako nasagutan. Ganyan. So, pumasa naman ako. Try mo ulit. Kasi yun, ganun yung ginawa kong technique. Tapos nagpaturo ako kahit papaano sa nanay ko. Kasi diba, teacher yung nanay ko. Mat teacher pa yung nanay ko. Ha? Hindi ko nga alam ba't ganito ko eh. Mat teacher pa. Hindi yun. Kaya naman. Try mo. Try mo ulit next year if ever meron pa. Pag nang susuko. Kasi na-experience ko yun na ano, yung hinanap ko na sa region, kahit nasa region 3 tayo, hinanap ko sa region 4, baka ako naligo yung pangalan ko, ganyan. So, baka tignan ko sa lahat ng M, ganyan. Marcelo, Mercado, ganyan. Talagang wala. So, di na ako nag-take. Pero, lagi ko siyang, alam mo yun, yung lagi ko siyang nakakalimutan kasi one time, kasama ko naman yung friend ko na mag-take. Mag-kukuha. Mag-fill up, ganyan. Tapos, ang sabi sa amin, eh, wala na daw silang slot. So, ang option lang namin, pumuntang QC, ganyan.
So, nagkatamaran na. Eh, hindi ko alam, bigla pa lang kinabukasan, eh, nakamotor yung kaibigan ko. Nagpunta siya dun sa, ano, sa QC, di ako sinama. Uh-oh. So, yan, di siya pumasa. Buti nga. Sa Malolos ba kayo nag-unang nagpunta? Mm-mm. Kasi di ba dun talaga sa atin? Oo. Mm-mm. Ang layo sa inyo nun, ha? Imagine. Hindi, ayos lang. Tsaka ano yun, tawag dito, talagang nagkakaubusan ng slot. Kaya nung nag-apply din ako, yung unang punta ko, wala na. Tapos second day, 5 a.m. nasa Malolos na ako. Kasi may pila na. Tsaka may cut-off. Hanggang 200 lang ata per day. Tama ba? I'm di ko sure. Oo, basta nung time na yun, nagkakaubusan ng slot. Eh yung sa amin kasi parang ano, alam mo yung inatake kami ng, alam mo yung sakit ng mga Pilipino na ano, kung kailan yung last day ng ano, parang siguro day before nun, tapos after two days na lang, ano na, yung parang talagang last day na ng application. Doon kami pumunta, kaya talagang sobrang puno na yung sa Malolos. Kasi di ba ang exam yan sa may Marcelo H. Del Pilar ba yan, na school? Na school, oo. Ayan, so doon kong pinag-take sa either Pampanga or sa QC. Kaya din na namin pinush. Tapos siya pinush pala niya kinabukasan. Katampo lang. At saka mahirap din yun kung sa QC ka. Tapos ang sarado ng gate, 7 a.m.? Di ba 6 a.m. ang parang oo, open? Tama, ganun. So, ang hassle naman nun. Wala na yung inaral mo sa biyahe. Lala ko na nagko-commit ka lang. Mm-mm. Kaya mas okay na lang Malolos. Abangan mo na lang next year. I think siguro mga ano yan, no? Kaya mga March or May? May ang exam. Hindi. May nga ba? March ako nag-exam nun eh. March. Tapos yung sunod na exam ata October. Kaya sa mga nakikinig dyan, baka okay gagaya sa akin. Charot. Take lang nang take. Alam mo, sinisisi ko lang talaga nun, Matt. Hindi ko sinisisi yung sarili ko na na hindi ako matalino, ganyan. Yung math lang talaga. Aminado naman tayong mga com arts eh. Kaya tayo nag-com arts, di ba? Oo, kasi dalawa lang yung dalawa lang yung math. Oo. Algebra saka basic stat. Afternoon, wala talaga. Wala na, ano na. Mga kaya na natin. mga... Tsaka, ano naman natin yun. Yun naman talaga yung... Di ba kaya ka kaya ka bang nag-com arts? Kasi gusto mo mag-din TJ? O dati. Kasi di ba, ewan ko kung familiar ka kay Papa Dan. Oo. Ang Wanted Sweetheart. Yun, talagang yun lang yung idol ko nung high school. Oo. So, pagdating nung fourth year high school, either HRM or eto nga com arts. Feeling ko di ko kaya magluto dahil, alam mo yun, paghihiwala ng sibuyas, di ko kaya. Paano pa kaya yung mga doon? So, com arts na, di ba? Pero wala, parang ang hindi naman sa nangaan, pero hindi ganun kaano yung com arts ng UE talaga. Oo, sobra. Mga tayo, mga major, di ba? Pero parang yung after us, okay na ata. Inayos na nila kasi di ba parang major in communication na yung pinaka-ano nila. Yun yung sa atin kasi di ba tawag sa course natin, Bachelor of Arts. Major in Communication Arts. Yun. Yun na yun. Mahala ka na kung ano gusto mong gawin sa buhay. No? Pero ano pa rin naman eh, parang hindi naman tayo magiging ganito. Parang... may influence pa rin naman tayo ng media, ng... basta yung mga artsy-artsy na ganito. Kung hindi naman tayo nag-commerce, hindi naman tayo magiging ganito. Oo. Yung mga... ewan ko kung ano lang, kung ako lang nakakita. Pero yung mga kagaya natin, mga commerce, parang nakikita ko meron tayo ano talaga eh. Alam mo yun? Ibang breed tayo compare sa ibang tao. may build-up na din naman kasi. Kahit hindi tayo basta yung mga sobrang active nun dati sa school. Kasi ano talaga tayo, parang, ano ba? Kasi kami ni Pat kasi nun, tsaka nila Marga. Sa mga hindi nakakalab, si Pat sa si Marga yung kaibigan namin ng college.
Oh, hindi, ewan ko ba't hindi namin na bet yung mga sali-sali ng mga ano. Pero kahit ganun, basta may influence pa rin sa atin na kung ano yung sinusubukan natin gawin ngayon. Nabanggit mo kasi Margaret, yung grabe yung ano niya, yung theater voice niya. Ano niya? Di ba yung tawag? Yung ba tawag doon? Theater voice ba? Hindi ko sure eh. Hindi ko din sure. Pero alam mo ba yun si Marga? Hindi talaga siya marunong kumanta. Totoo? Oo. Ano lang? Ano yun? Ano yung pinapakita niya sa ating nakapapanindig balahibo na boses? May reflection. Ang sabi niya sa akin, kung tama yung pagkakaano ko. Kasi namangha din ako nung tinanong ko sa kanya. Sabi ko, Marks, ang galing mo talaga kumanta ganyan. Mm-mm. Alam ko nag singing lesson siya hanggang sa umabot sa ganun yung ano niya. Oo. So, sobrang na-practice lang and all, ganyan. Bas, ewan ko kung niloloko niya ako. pero para kasing innate talaga yung ano ni Margay. Pero ewan ko doon. So, naniwala naman ako kung yun yung talagang Tagalog na malalim. Nahasa? Parang na ano? Ano ba yan? Na-enhanced ba yan? Nahasa? Oo. Basta ganon. Yun yung sabi niya sa akin. Which is nakaka-amiss. Pero ano eh. Parang alam ko ganyan din yung story ni ano eh. Ni Aiza Seguera. Oo. Kasi di doon siya talaga marunong kumanta ganyan. Pero tinuruan siya ni Big Soto. Eh di ba si Big Soto ano siya? Talagang magaling kumanta ganyan. Yung nagturo sa kanya, ewan ko lang kung totoo ha, nakwento lang din sa akin yun. Parang okay naman siya dun sa Little Miss Philippines ha, na kumanta. Ay, hindi ko alam. Pinanganak na ba nun? Hindi ba? Anong year ba yun? Ay, hindi ko rin alam. Nakikita ko lang dati. Pero naisip ko lang, so may chance pala ako na maging ganun yung boses na pang tawag doon yung Miss Saigon. Tama yun, ni Saigon. Oo naman. Bakit? Hindi pa late. Hindi pa late, che. Pwede ka pang, ano, total, ang dami natin gustong gawin sa buhay. Kung di mo alam eh, di ba, ewan ko makikita mo, nag-live ako tuwing gawin ng mga kanta-kanta. Ewan ko nga kung ano eh, nakakasira ba ako sa environment sa ano eh, nakakadagdag lang ako sa, sa ozone layer, nakakasira. Anyway, so nabanggit mo na yung mga ano, mga or yun na ba yung sabi mong pinagkakabalahan mo ngayon, yung mga kakatapos mo lang mag-take up ng teaching class. Aside doon, and currently, pinagkakabalahan mo, share mo naman sa amin. Kailangan ko kasi mapasok yung share na sa title eh. Sige, share ko lang. Oh yan, sige. Good. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong ginagawa actually. One of yung isang ginagawa ko, pina-follow mo naman ako doon, right? May di ko alam kung matatawag ko siyang art account. Uh-oh. Or bida-bida lang talaga ako. So, may isa akong Instagram. Ang tawag ko is The Script Project. So, yung una kong, kasi college pa lang. College actually ako na nainganyo mag-try mag-lettering. Yun yung time na pasimula si Abby C. Kilala mo ba si Abby C? Ay, hindi. Ayun. Basta ano siya, sobrang galing niya na letterer. Tapos, sa kanya ako na-inspire hanggang sa, ayun, nag-try ako mag brush lettering, mag-calligraphy. So, dun ko pinopost yung mga ginagawa ko. Tapos, lately, nahilig naman ako sa journaling. Yung, alam mo yung bullet journaling, yung mga kaartehan. Yeah, at the same time, ewan ko this year, medyo napaparami yung paggawa ko ng poems. Mm-hmm. Medyo affected si ate mo sa mga bagay-bagay. So, ayun, ini-incorporate ko yung mga poems na natatapos ko or nagagawa ko sa mga sa journaling ko. So, yun yung current
na ano, pinagkakabalan ko. Tapos yun, na-inspire din ako sa iyo actually, kaya ako kailan ba? August. Mm-hmm. August. Mm-hmm. August ko ata unang nakita yung podcast mo. Oo. Wait lang, medyo na malaki ulo ko. Baka, antay ko lang konti. Yan, sige. Go sige, on. Sige. Sarap. Sige. August yun. Tapos, mm-hmm. Wala, sabi ko, natuwa lang ako kasi hindi ka naman parang tipo na ano. Kasi kilala naman kita kahit pa paano from, mm-hmm. ano, from college kung paano yung, ano, paano ka. Tapos parang sabi ko, hala, ang galing naman ni Shay. Parang, ganito, kasi simula nang nakinig ako sa Boiling Watt, pwede mo magmanggit dito naman. Pwede naman. Ba't hindi? Ayun, fan kasi ko ng Boiling Waters. Tapos, mm-hmm. Kakakinig ko ng Boiling Waters na-inspire din ako na gumawa ng sarili kong podcast. Eh, syempre, mauunahan ka ng ano mo, ng doubts mo, ganyan. Tapos, nung nakita na may podcast ka pala, sabi ko, siya nga, kaya ni siya eh, bakit di ko itry, ganyan. Mm-hmm. So, ayun. Actually, winawork ko na siya since August. Kaso, medyo umaandar yung pagka-perfectionist natin. Kaya, mm-hmm. kaya hanggang ngayon. Bakit natin yan eh, no? Kaya hanggang ngayon, actually naka-record na ako ng 5 episodes kasi totoo? Talaga. Oo, hindi ako satisfied. Kaya uulitin ko lahat. Mm. Pero ano siya? Mm. Yung parang gano'n siya kahaba. Actually siguro aabot lang siya ng 30 minutes at most. Grabe din 'yun ah. or yeah, 20 to 30 minutes. Yun. Mm-hmm. Siguro 30 minutes, yun na yung pinakamahaba. Mm-hmm. Ayun. Pero hopefully, ang nasa schedule ko, ang target date ko, hopefully, sana, is ma-post, maka-release na ako sa katapusan. Mm-hmm. Yeah. Oo, katapusan. Para naman may push na natin bago magtapos ang taon. Para may nangyari mo maganda ngayon 2020, no? Parang gano'n na nga. Mm-hmm. And di ba mag-usap tayo sa chat na nung hindi ko malala kung kailan. Pero parang nabanggit mo nga sa akin yung parang magiging parang team nung podcast mo is ang tawag doon. Actually, nakalimutan ko, di ko na isulat. Pero ang matanda ako doon yung eto nakasulat sa akin na parang woman empowerment, tama ba? Yes. Hmm. Okay. Kasi nakikita mo naman din sa Instagram ko. Oo. Basta issues na involving ang kababaihan. Ewan ko ah, sobrang affected ko lang palagi. Mm-hmm. Although marami pa akong kailangang pag-aralan para matawag. Well, pwede ko naman din sabihin na feminist na ako. Pero I believe kasi marami pa akong kailangan pag-aralan. And itong podcast din, yung nakikita kong way for me to, para magkaroon ako ng, anong tawag dito? Drive na pag-aralan siya. Mag-research so, para, ganyan. Oo. Kasi syempre, ang hirap naman magsalita, tapos hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Syempre, at least, kailangan may technicalities pa rin ikaw na alam. So, ayun. Yun yung gusto kong pag-usapan. Tsaka, kasi may mga, alam ko naman na hindi lang sa mga babae. Well, sa guys din. Di ba may mga bagay na parang iniisip natin, tayo lang yung nakakaramdam noon. Tapos, parang iniisip natin na tayo lang nakaka-experience noon. Which in the end, parang, pag ikaw lang kasi yung judger ng sarili mo, ikaw yung basher ka talaga ng sarili mo. So in the end, parang ikaw na rin yung pili. Kaya parang dahil sa kaka-doubt mo, parang ikaw na yung mag-invalidate nung nararamdaman mo. So parang gusto kong i-aim na, oy girl, okay lang. Okay lang yan. Na parang
I also feel that way, ganyan. Mga ganon. Pero parang naano ka minsan na, ano yun, procrastination minsan. Ganon. Basta sobrang daming bagay. Hindi lang sa mga normal day, parang daily activities. Pero sa ano, kasi para sa aming mga walang idea kung ano yung woman empowerment, kasi lalaki ako kaya di ko alam yung mga usually yung mga ganyan. Ano ba yung for you yung ano lang basic definition niya? Right now, it's sobrang basic lang ha. Right now yung kasi na, syempre narinig mo naman sa mga ano equality ganyan. Meron kasi siyang it depends kasi sa parang sa society kasi natin it depends on what class are you, parang saan ka nagbibelong na class. Sa atin sa mga middle class na kababaihan, as basic as wearing whatever you want. Kasi parang 'di ba yun yung naging debate recently. Oh, yung pinaka usual argument sa social media na tag dito. Yung naging movement na iha ako, yung kay Ben. Frankie tsaka kay Ben Tulfo. Yun na it doesn't really make sense na kung ano yung suot mo. Oo, nakadepende sa kung anong suot mo kung irerespeto ka or babastusin ka. Saka so, sige. Yeah. Go. Ayan, kasi parang yun nga, di ba sabi ko, parang usual argument na sino ba dapat mag-adjust? Yung babae ba sa pananamik niya or yung lalaki sa pag-iisip niya? Ano na yan eh? Alam mo yun, napakahabang debate na. Well, wala naman kasing dapat ipag-debate kasi may nakita ko sa TikTok na video. Ano? TikTokers. Parang sobrang educational kaya ng TikTok. Ayun. Kung gagamitin mo siya sa ano ha, sa part na 'yun na ganyan. May naka-ano doon. Parang inak niya yung isa sa mga Bible stories. Parang sabi may di ko alam sin basta may nagsabi kay Jesus na Jesus, parang ano bang gagawin natin sa mga babae na to na ganito manimate, ganyan-ganyan. Sila yung nagtitrigger ng mga wild thoughts ng mga kalalakihan, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni Jesus, parang ano bang gagawin natin sa mga kababaihan na to? Kasi nga, nakaka-trigger yung mga ano nila, yung mga pananamit nila sa mga iniisip. Tapos sabi ni Jesus, ay, ganun ba? Hindi mo ba naisip na ano? Pwedeng ikaw na lang yung magtanggal nung dumukot ng mata mo. Parang nakita ko nga yung verse na yun. Diba? Parang noon pa lang eh. Hindi natin pwedeng sabihin na traditional na kaisipan yung magdamit ang kababaihan ng ganun para hindi mabastos. Kasi noon pa lang sa part pa lang ni Jesus. Ah, grabe, papalag pa ba tayo? Papalag pa ba tayo? Yeah. Parang ayun eh, yun na yung ano, kung parang yun yung pinaka gist ng gustong ipaglaban ng ano sa pananamit, ganyan. Pero may difference pa yung ano, pag sinabing women empowerment sa feminism or under lang sila ng isang tree? Ang feminism kasi hindi lang siya nakaano sa women empowerment. Mandami pa siyang, kumbaga sa umbrella niya, marami pa siyang under. So, parang isa lang siya sa mga parang pinaglalaban ng feminism. Which is, kaya sinasabi ko na parang sobrang dami ko pang kailangan pag-aralan. Kasi, ano, kaya, nag-re-reddit ka ba? Oo. Ayun. Merong subreddit na, ask feminism, ganyan. Tapos, ang daming mong matututunan doon if ever they're interested. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, asan na ba yung nilagay ko dito? Decode din pala, no? part kasi siya ng ano ko. Ano ba yung nakadikit ba sa ano mo yan? Sticky note sa wall mo, ganyan? Or hindi naman? Hindi naman. Ano, sa Trello ako. Alam mo ba yung Trello? Ano yun?
Ano yun? Ano siya? Parang, parang ano ba? A digital planner. Ah, parang ano? Sticky note sa PC? Ganun? Oo, ayun. Mm-hmm. Para siyang ganun. Ayun, sabi ko nga, kaya madaming nagbabash sa feminism or sa doon na lang sa basic women empowerment. Kasi hindi sila aware. Well, they're well-informed. Yes. Hindi nila alam yung... Kagaya na basta parang ano, same situation na lang ng mga DDS na hindi... Parang same lang yung mga argument nila. Kasi hindi talaga sila well-informed kung ano yung mga... Kung ano ba yung mga pinaglalaban ng mga kabataan. Diyos, kabataan na. Hindi naman. Ayun. Kaya sinasa... ng bawat Pilipino, no? Oo. Charat. Kaya may mga topics under the umbrella of feminism na hindi pa ako ganun ka parang open about it. Mm-hmm. Kaya yung iba kasi parang mas pinipili nila na maging close-minded na lang about it without parang informing or educating themselves. Usually, parang nakikita ko kasi pag word na feminism, ang ano na siya, meron na siyang parang negative connotations matawag doon. Kasi, alam mo yun, meron kasi yung tatawag na ano, yung mga double standards. Yeah. So, ikaw, anong take mo naman doon? Ayaw magsalita like, dahil yun ako babae kasi. Like doon meron sa subreddit, parang may question doon. Parang, di ba, kasi ang pinaglalaban nga is women's right or women's equality, ganyan. Papasok yung mga, why, parang, anong gagawin natin sa mga issues about men? Like, it's the same for me, ha? It's the same as asking black people, anong gagawin natin sa issues ng mga white people? Like, oo, parang hindi natin ina-acknowledge yung issues ng men. Kasi meron talaga, marami din namang issues ang men. Kaso, ang parang hindi ina-acknowledge, pero kasi we have parang hindi ito yung venue or parang para ipasok mo yon ganyan. parang irrelevant siya. Oo. Yun, based nga dun sa analogy ko na, yun nga, parang, ba't mo sasabihin sa black person na, aanhin mo naman, parang yung inaanan nila, all lives matter. Familiar ka dun, parang naging issue kasi. Parang naging issue kasi siya, na, parang, nagpinaglalaban lang naman namin kung ano yung para yung sa amin. Oo. Hindi natin ina-acknowledge yung issues ng ano ganyan. Meron pa ako isang na ano na sa paghahanap ko ng mga resources ko para sa ano ko. Pero actually maganda yung tawag ito parang resources yung ano Reddit kasi ang dami ko natutunan doon actually. Lang na share ko lang. Sige, ano yung sinabi mo ulit? Sorry sa pag-cut. No worries. Sobrang okay ng Reddit. Yun nga. Ano ba yun? Kasi, nakalimutan ko na kung saan ko nakita yun. Kasi syempre maganda na ini-state natin yun. Mga tawag sa ganyan, RRL, ganyan. Para Review of Related Literature. Meron tayong konting credibility dito, di ba? Oo, yes. Yun, parang ang... Ano yung tawag sa parang, sorry, hindi ako prepared. kasi parang... Ihanda ang Google. Ano ba yan? May pinapanood kasi ako na vlog sa YouTube. Tapos, ang... kasi diba men are expected to be strong, ganyan. Mm-mm. Parang men dominant are not supposed genes, to cry. Ganun. Ayan, mga bawal sa makaramdam ng... Yung parang sa ano, yung K-drama ni Kim Soo-yun, yung It's Okay Not to Be Okay, doon natakal yung parang mental health naman ng mga boys, ganyan, ng mga guys. Ayan.
Ayun, so parang nagiging parang sa guys nagiging weakness siya, 'di ba? Pero sa sa girls nagiging strength siya. Na na-express mo yung sarili mo. Oo, kaya parang ang parang ano na to acknowledge na hindi naman sa talk, parang sama ko naman doon. Parang ano, no, self-righteous, no? Para na lang ma-push natin yung ano. Hindi naman sa ganun. Siguro sabihin ko na rin na nasa point din ako na I'm still trying to be aware of like kung paano din yung mga sufferings ng men. Na kasi siguro part na din na hindi tayo ganun ka-aware kasi ikaw 'di ba hindi ka naman parang mahirap for a guy na to show yung vulnerability nila ganyan so ayun actually may ano nga eh parang ano kumbaga kunyari iba kilala mo naman ako hindi ako yung I mean typical na lalaki na sporty ganyan na so ang dami sabi na ano na lambot mo naman bakla ka ba ganyan yung mga ganyang so pag lalaki parang stereotype maging, na kapag malambot malalambot or mahinhin magsalita yung lalaki bakla agad so ako eh nung personality ko so bawal ba ako maging ako pa mag-a-adjust dahil kailangan maging ano ako maging ano ako ano mo yun sporty nag-basketball ganyan eh samantalang ang gusto ko gawin sa buhay mag-drawing ganyan magsulat so i-adjust ko yung habis ko para makihalubilo sa inyo. Fortunate din ako, nagkaroon ako ng mga kaibigan na ano, na, alam mo yun, hindi nila pinupush yung mga ano nila. Tama, diba si Kiefer yung kaibigan natin, basketball head yun. So, hindi naman niya ako parang pinupush na, basketball ka no, sayang naman yung tangkad mo, ganyan. Ayun lang, na-share ko lang ulit. Ano yan, sinasabi mo ulit? Hindi kasi, naliligo kita, sorry. No, hindi, okay lang. Siyempre, nagsistart kasi siya sa ano, diba sa mga textbook natin noon, parang imamatch mo kung ano dapat yung ginagawa ni boy, anong ginagawa dapat ni girl. So, may parang may option doon, nagbabasketball, na may mitas ng flowers. Yun, yung mga talaga nasa textbook natin. Nung, oo. Tapos, yung colors, parang kulaya ng color pink pag ginagawa ni girl, kulaya ng color blue pag ano. So nag-start doon. Kaya ayun. Kaya ikaw kung tayo dapat I mean yung millennials, yeah, if ever na in the future kailangan ma-break na yung cycle sa atin na kung ano yung ituturo natin sa mga kids if ever na it's okay to want kung ano talaga yung gusto mo. Hindi kung ano yung sinasabi ng society. Hindi masama ang gusto mo sa may melody kahit lalaki ka, ganun yun. Yes, oo. I'm so happy talaga na ano, na wala, na bet mo yung, na wala, wala, it's ano lang, it's nice. Nakakatawa. Eh, medyo mag-shift tayo sa ibang topic. Medyo umiinit baka ano it. Anyway. Then, feeling ko dahil si Aircon ko. Finan ko kasi. Pero, and nakaraan nung nag-ano ako, ewan ko, di ko sure kung sa IG ba yun o sa FB, nakita ko na parang nag-share ka ng post mo about sa Tumblr and ano mo yun? It's so nostalgic for me kasi I used to have Tumblr din kasi dati. Ayan, anong kwentang Tumblr mo? I recently nagwasa ako kasi dati ang Tumblr sa akin hindi lang for reblog. Tama ba 'yun yung tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta 'yun ano, dati kasi sa Tumblr din ako nagre-rant. As college, mostly ng college ko Tumblr, sa Tumblr ako nagre-rant eh. Wala ang lalim ko mag-Tagalog. 'Yun ang pinaka na-realize ko. At saka Bulacanyo tayo eh. Parang feeling ko sa ating mga Bulacanyo, parang iba tayong talagang mananalog. Malalim. Ganun ba? Hindi na ako ganun kaano mag-Tagalog. Ah, ganun? Eh. Ako kasi, ewan ko lang, eto naman, mabanggitin ko na naman, ano. Baka sabihin, nag-ano na naman, nagpo-promote ako. Kasi yung buko kasi na ano, sinulat. Oo, kwento mo yun. As in, sobrang, alam mo yun, sobrang Tagalog at Tagalog siya. Ayun. Saan namin makikita yan? Hindi ko alam yan.
May copy ako dito kasi nga lang, di ko na siya inaano. Eh, not, layo kasi nung pinag-anuhan ko nun sa, ano pa, Cavite. So, ayun. Pero may soft copy naman ako. Pwede kong, ano, i-send sa'yo kung bet mong basahin kung may time ka. Sure. Ano ba yan? Eh, fiction naman siya. Ayun. Anyway, yun nga. So, dati rin kasi nagka-Tumblr din ako nung college. Feeling ko na parang kapag chinek mo yung FB ko, parang nakalagay pa dati doon, work at Tumblr eh. Hindi naman ako nagganyan. Ay, hindi naman. Kasi parang dami ko nakikita na gaganon dati ah. Works at Tumblr. Ayun, nakatawa lang. Kasi nung nakita ko yung Tumblr mo, naisip ko, may Tumblr nga din pala. So, chinek ko. Ayun, di na siya ma-access. May nag-access ano na siya. Ayun, sayang lang. Mm-mm. Ako na-access ko pa naman. Ano pa naman siya. Tsaka nakakatuwa mag-reminis ng mga pinagsasabi ko doon. Baka mga nakikinig din alam ko ng Tumblr. Ano ba yung counterpart niya ngayon? WordPress? Hindi. Ay, hindi. Kasi ang WordPress, wala ka namang, ano ba? Parang, or hindi talaga yun, hindi yun yung purpose ng WordPress. O sa bagay. Ano siya, parang pang, alam mo yun, pang business. Malakasan, ganyan. Pang malakasan na ang WordPress. Pero ang Tumblr, ano ba? Self-expressing lang talaga. Para siyang Pinterest din. Okay. You know. Ano ba yung Pinterest? Kasi alam ko yung Pinterest parang ano lang, photo bucket sa akin. Ayun, para siyang ganun. Kaya pwede kang gumawa ng mga, maingay ba? Eh, hindi naman. Yung aso ko kasi. Pwede kang gumawa ng mga mood boards. Like for example, inspiration for mga drawings, ganyan-ganyan. Basta yun, ganun yung Pinterest. Yung mga binabangit ko mga ano eh, mga feeling ko din na alam ng mga nakikinig, yung mga photo bucket. Yeah, so yung Pinterest na lang, I'm sure baka familiar pa sila. Oo, wala na atang photo bucket. Oh, kasi dati na alam ako, nagpo-photo bucket pa ako sa mga ano. Alam mo yung dipindot na cellphone na ganun, napakabagal. Doon ako nagpo-photo bucket dati. May tangent ko lang, ano. Parang sa friend list ko, parang ikaw lang nakikita kong ano, funny ano, ni Billie Eilish. Kasi pag nag-like ako sa IG ni Billie Eilish, lagi nakalagay parang Kim, also ganyan. Ayun. Ano? Parang ano naman? Ideology. Or hindi naman? Nanonood ako ng mga interviews niya. Nakaka-amaze lang kasi siya. Kasi ano pa lang siya eh, 17, 18. Okay, 18 nga lang ata niya. Nag-start yung career niya, 15, 16. Oo. So, wala. Ano lang, sobrang nakaka-amaze lang. Tsaka sobrang ganda kasi talaga ng boses niya. Oo. Ayun. Ano bang favorite song mo niya? When the Party's Over. Ah, okay. Akin yung ano eh. Everything I Wanted ata yan. Title lang. Di ko kasi makanta na maayos, sorry ah. Di ko ma-ano sa'yo. Oo, yung para sa kapatid niya, de. Para sa kapatid niya yun eh. Kasi di ba na naginip siya nun? Oo, gusto ko din yun. Kaso di ko lang din, ano, alam ko lang yung sinasabi mo na nasa kotse sila. Then na ano ko lang, like ko lang sa nakikita na ano, naka also like kasi kaya yun, nabanggit ko lang. Everything I Wanted? Ayan, so, feeling ko nakaka-one hour na tayo. So, eto na lang. Meron ko bang maiiwang mensahe or any advice sa life na may share sa mga makikinig sa atin ngayon? Ano ba? ang dami kong nasasabi kapag sa mga kaibigan ko eh. Pero, isipin mo lang, ano, broken hearted akong kaibigan, mas pa mag-advise ka. Charot. Kung broken hearted ka, hindi ka naman broken hearted. Well, sana all. Baliw. Ano, na lang, life advice na lang. Sana all may jowa. Ayan, darating din yan. Joke lang. Kasi like ngayon, advice na lang siguro. Siguro sa mga sa situation mo na sa mga katulad dating mga ano, loss, gano'n lang. Yung mga mabibigay mong advice. Like na hindi pa huli lahat para hanapin yung
inner self natin, ganun. Siguro yung very cliche, pero yun, one step at a time lang. Tapos, kasi mahilig ako mag-overthink ng mga bagay-bagay, ganyan. Mm-hmm. Tapos, in the end, nagpo-procrastinate kasi parang hindi mo talaga alam kung saan ka, saan ka lulugar, ganyan. Siguro, it's always to acknowledge kung ano yung nararamdaman mo. Acknowledge even if it's a negative feeling. Right now, ang pinaka-favorite kong activity is to, di ba kasi yung iba, ang ginagawa is puro goal setting. Kung ano yung gusto mong ma-achieve na goals, ganyan. Ang ginagawa ko ngayon is fear setting. So, sa fear setting, instead of defining what you want to achieve, i-define mo muna kung ano yung mga bagay na nag-hinder sa'yo. Kasi parang, if goal setting ka lang ng goal setting, plan ka lang ng plan, if meron parang deep inside you, merong mga doubts and all, ganyan, you'll get nowhere for me, ganyan. So, sa fear setting, de-define mo kung ano yung mga doubts mo, ganyan, yung mga questions mo, or doon mo itanong na what if, like for example, what if hindi ko i-release tong podcast na to kasi I'm worried ano isipin ng mga tao, ganyan. Kung nakikinig ba, ganun. Oo, like baka isipin nila para akong baliw dito, ganyan. Tapos, doon mo i-answer, doon ka mag-set din ng answer for your fears. Na anong mangyayari kung after 6 months, hindi mo na-release yung podcast mo na yan. After 1 year, ganyan-ganyan. So, yun. Kasi parang ang mga solution ngayon, puro end goal agad yung ano eh. So, i-tackle nila sa sarili nila, i-acknowledge nila kung ano yung nakaka-hinder sa kanila, ganyan. Tsaka, yun nga, always acknowledge kung ano yung yun. Kasi pwede kasi ano, ano. Kasi akala ko pa sabi mo, ano, fear setting, you know, kung ano yung mga, isipin mo yung mga ikakatakot mo, pwede mangyari kapag ano. Yes. Oo, yun din. Kunyari, nabanggit mo na, what if di mo ilabas yung podcast na parang pinaplano mo in 6 years, lalo naman 6 years, in 6 months, in 6 months, edi parang masama na naman siya sa mga list of regrets mo, di ba? Ayun. Ayun. Also, okay na ba? may naisip lang, may natawa ako. Kasi nag-ano ako ngayon, nag-insurance din ako ngayon. So, parang sa mga inaalok ko, parang, di ba, pag hindi sila kumukuha, in 5 years, edi sana may investment ka na. Parang ganon. Parang ganon na analogy na dapat kumuha ka na, edi sana lumago na yung ano mo. Ayun, parang ganong comparison. Ayan, so, before we go, baka may mga gusto kang ano, you know, i-promote. Para cool. Follow nyo ako. Ano? Kahit wag nyo na i-follow yung personal account ko. So, ano lang naman to, mga kalo. Mga ano, M&M ko lang naman to. Pero yung ano, the script project, kasi I'm planning on releasing printables in the future. I'm also planning on selling printables in the future. So, yun, support! Tapos, ayan, hindi. Ilalagay ko naman sa description yung link mo para baka, alam mo yun, baka i-check din nila. So, once again, thank you ulit sa pagpapa-unlock sa aking invitation para mag-guest sa aking podcast. Ayan. Bye. Ayan lang. Wala akong maisip na closing eh. Ikaw. Yeah, see you. Ayan, so, thank you. Invite din kita if ever na ayun. Kailangan mo nang kausap din, ano? Oo, kailangan ko nakausap. Thank you din sa pag-join ng, ano, paano tag dito? Pakisabay sa energy ko. Di, ayos lang. Mas gusto ko yung ganyang may energy kaysa, ano, alam mo, masyadong seryoso.
Yeah, well, ngayon pa lang, sobrang, yun nga, sobrang nakakatawa na nag, na kahit pa paano fina-follow mo yung ano mo. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Epan. Hey yo, if ever na-reach itong portion of to ng podcast and you want to support, share mo lang. You can now do it by using my Shopee link down below. Ayun, once again, thank you for Kimi sa pag-guest sa ating podcast and yun lang. Bye-bye.